mga propeta. Ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. At Happy New Year po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, marami sa atin kapag dumadalo ng misa sa unang araw ng taon, ang madalas na pumapasok sa ating isipan ay dahil gusto nating humiling ng basbas sa Diyos. Tama po ba? Ngunit sa araw na ito, kasama ng paghiling natin ng pagbasbas at biyaya mula sa Diyos, ipinagdiriwang din natin ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Pero kasama ho sa ating mga pagbasang napakinggan, ang pagbabasbas, ang biyaya. Kaya nga, magandang tingnan, ano ba yung mga biyayang tinanggap natin mula sa Diyos? Kagabi po ba, bago natin ipagdiwang ang medianoche, nagdasal ba tayo? Nanahimik ba tayo? Upang tingnan ang nakaraang taon at tingnan ang biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mga kapatid, minsan ang tingin natin sa biyaya, minsan ang tingin natin sa pagpapala ay isang karapatan. Bakit ko nasabi? Minsan sasabihin natin, karapatan ko naman biyayaan ng Diyos, nagtrabaho ako. Karapatan ko naman biyayaan ng Diyos, pinaghirapan ko ito. Dapat lamang akong biyayaan. Dapat lamang akong basbasan. Pero mga kapatid, sa ating pong Salmo Responsorio, ang atin pong itinugon, kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Sa English po, ang sabi dyan, may God bless us in His mercy. Sa madaling salita, ang pagpapala,
ang biyaya ay nagmumula sa awa ng Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, ang lahat ng biyayang ating tinanggap at patuloy na tinatanggap mula sa Diyos ay dahil sa Kanyang pagmamahal at awa sa atin. Sa madaling salita, hindi tayo minsan karapat-dapat sa mga biyayang tinatanggap natin, pero dahil ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay maawain, kaya ang pagpapala, ang biyaya, sumasa atin. Mga kapatid, napagnilayan po ba natin, tiningnan po ba natin ang ating buhay, ano ba ang mga biyaya at pagpapalang natanggap ko sa Diyos? Alam niyo po, minsan, may ganito po tayong pag-iisip. Ang tingin natin sa mga biyaya sa buhay na dumarating sa buhay natin ay yung mga malalaki lamang biyaya. Minsan nga, yun lang yung mga pagkakataon na tayo ay nagpapasalamat eh. Yung mga malalaking biyaya na tinuturing natin. At ano po ito, mga ito? No, halimbawa po, no? Kapag ikaw ay nakatapos ng pag-aaral, di ba napakalaking biyaya niyan? Kapag ikaw ay walang sakit sa panahon natin ngayon, di ba napakalaking biyaya niyan? Kapag ikaw ay may hanap buhay, di ba napakalaking biyaya niyan? Yan ang mga malalaking biyaya na nakikita at napapansin natin madalas. Pero mga kapatid, meron din mga maliliit na biyaya na hindi natin pinapansin. Kaninang umaga, pagising mo, nakita mo ang iyong asawa. Biyaya ba yon? Parang ayaw niyo ho. Parang abin ng isa, hindi ho eh. No? No? Makasama niyo ho sa iyong kapagkainan ng inyong pamilya. Kaninang almusal, isa ho ba itong biyaya? Dahil mga kapatid, pinapaintindi sa atin na ang pagpapala at biyaya, wala ho yan sa laki o sa liit. Dahil ang pagpapala, laging nagmumula sa Diyos. At pagdating sa Diyos, walang maliit o malaking biyaya dahil lahat ay biyaya. At kung gano'n na lamang, mga kapatid, kung ang lahat ng pagpapala at biyaya ay nagmumula sa Diyos, kasama ho sa buhay pananampalataya natin, no, aminin ho natin o hindi, alam ko ho, marami ho sa inyo ang nagdarasal nito, Lord, sana po ngayong 2023, swertihin ako. Sino ho sa inyo ang ganyan ng panalangin? Ay wala, ay marami, meron din, no? Pero ho, mga kapatid, sa atin pong buhay pananampalataya, wala hong swerte o malas. Dahil ang pagpapala, nagmumula lamang sa Diyos. Ang pagpapala nagmumula lamang sa Diyos, nangangahulugan na hindi po ito nagmumula sa 12 prutas na inilagay natin sa ating lamesa kahapon, kagabi. Kung ang pagpapala nagmumula lamang sa Diyos, hindi ho nangangahulugan na ang pagpapala nagmumula sa polka dots na damit, sa makulay na pananamit. Kagabi ho, no, habang kami ho ay nagme-medya noche ng aking pamilya, ng nanay at tatay ko, sabi ko, parang ang haba ho nung noodles, nung pansit. Sabi ko sa nanay ko, hindi nyo man lamang pinutol yung noodles nung pansit, ang haba. Sabi ng nanay ko, huwag ka nang makialam. Kapag mahaba ang pansit, ibig sabihin, mahaba ang buhay. Totoo ba yun? Hindi ho.
Kung ang pagpapala nagmumula sa Diyos, dapat ang pagtitiwala sa Diyos lamang. Kung ang pagpapala nagmumula sa Diyos, nagmumula kay Poong Jesus Nazareno, dapat nandoon din yung ating pagtitiwala. Pagtitiwala sa Diyos, hindi sa mga sabi-sabi, hindi sa mga haka-haka, kundi sa Diyos lamang. Parang ang sasama po ng tingin nyo sa akin, no? Parang galit na galit po kayo. Pero mga kapatid, no? Ito po yung panawagan sa atin na ang biyaya sa Diyos lamang nagmumula. At yan din ho marahil ang paalala sa atin ni Maria. Alam natin na hindi naging madali ang buhay ni Maria. Marami din siyang pagsubok. Pero sa kabila ng napakaraming pagsubok na hinarap ni Maria, nakita niya na ang lahat ng nangyari sa kanya, tiningnan niya bilang isang biyaya. Sabi sa ating ebanghelyo, natanim sa isip ni Maria ang lahat ng mga bagay na ito. At kung ito ay nakatanim sa puso ni Maria, kailanman hindi niya kinalimutan ang Diyos. Dahil kapag hindi mo kinalimutan ang kabutihan ng Diyos, marunong kang magpasalamat. Dahil oras na ikaw ay nakakalimot na sa Diyos, para mo na rin sinabing kinalimutan mo na magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, marunong pa ba tayong magpasalamat? Nakakaalala pa ba tayo sa Diyos? Inaalala pa ba natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Dahil kailanman ang Diyos, kailanman ang Poong Jesus Nazareno, hindi tayo makakalimutan. Nawa sa buhay din natin, hindi tayo makalimot magpasalamat sa Diyos. Sa tanda ng buhay ni Maria, kailanman puno siya ng pagpapala at biyaya dahil isinapuso niya ang biyaya na nagmumula sa Diyos. Mga kapatid, bagong taon, inaalala natin ang kabutihan ng Diyos. Ngunit kasama ng pag-alala natin, sana matuto din tayong magpasalamat sa Kanya. At panghuli, sabi sa ating unang pagbasa, sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron sa kanyang anak na ganito ang pagbebendisyon. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kanya at subaybayan, lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Sa Ingles, let His face shine on you. Let the face of God shine on you. In other words, kapag nakatanggap ka ng biyaya, nagpasalamat ka sa biyaya, ano ang hamon sa iyo ngayon? Ikaw naman ang maging biyaya. Tingnan nga ninyo yung katabi ninyo. Biyaya po ba yan? Sabi nung isang sumpa. No. Hindi, biyaya. No. Dahil kung nagniningning sa ating mukha si Jesus, kung nagniningning sa ating puso si Jesus, tayo ay
magiging biyaya. Alam niyo ho, nakwento ko na ho ito, no? Pero ito ho yung karanasan ko kapag tumutulong po kami sa mga street dwellers nung ako po ay nasa parokya pa. Kapag nagbibigay ho kami ng pagkain sa kanila, alam niyo po, sumisigaw sila. Biyaya ang sigaw nila. Kaya minsan sinita ko yung isang street dweller, sabi ko, huwag kang sigaw ng sigaw. Onti lang yung dala ko eh. Alam niyo kung anong sabi niya sa akin, Father, di ba ho ang biyaya hindi sinasarili? Di ba ho dapat ang biyaya ibinabahagi? Kulang na lang sabihin niya, pari ka pa naman ang damot mo. Pero ganun ho sila, pansinin po ninyo, dyan sa may luneta, sumisigaw sila ng biyaya dahil gusto nila yung kapwa nila makakuha din ng biyaya. Mga kapatid, bagong taon. Bagong taon, tumingin tayo sa nakaraan, nakita natin na mabuti ang Diyos sa patuloy na biyayang ipinagkaloob. Nagpasalamat tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. At sa uli, ang hamon sa atin, magningning si Kristo sa ating buhay, sa ating puso. At dahil kung siya ang magniningning, tayo ay magiging biyaya para sa iba. Hamon sa atin ngayong bagong taon, magpasalamat, tumingin, at maging biyaya kagaya ni Kristo. Amen.